Kamusta? Si Yeyey po to. Kaya may nanonood ng internet. Last January po ay bumili ako ng airport na Aerowick. X2 Aerowick. Yan. Ano po siya? Airport. Budget bike. Budget port na Aerowick. Yun. Budget port. Ano yan? 32 yung extension. Yung taba. 120 ang travel, ang length, solo air, lockout, tawag dito, quick release ready, QRR, quick release ready. 29er po ito binabili ko, pero ang gulong ko ay 27 lang, kaya ganun ang itsura niya. So, ano bang experience ko dito sa port na to? Okay naman siya, maganda naman siyang idaan sa mga lubak-lubak. Na na-absorb naman niya yung mga lubak-lubak. Pag dinamo siya sa off-road, maganda naman yung play ng port. Yung bounce-bounce niyang ganun ba? Yung mga galaw-galaw, yung taas-baba, taas-baba. Okay naman siyang idaan sa mga ganun. Tapos kahit sa mga lusong, nagamit ko rin siya sa mga lusong. Sa ano nga, nagamit ko nga ito ilang beses na sa doon sa may paraiso eh. Doon sa trail sa may paraiso. Na ilang lusong ko na to doon. Medyo maganda yung trail doon. Trail talaga. Maganda ang trail talaga yun nando. Madami mga bato-bato na dadaanan. So, maganda. Overall talaga. Maganda talaga yung performance niya. Budget talaga siya. Hindi siya budget. Budget pork talaga siya. Ang naging problema ko lang dito, yun nga, solo air nga lang siya. Wala siyang rebound. Alam naman natin, pag walang rebound, masyadong matigtig. Matigtig ba? Yung mabilis bumalik. Yung may spring na ganun. Sabaga eh, mabilis siyang bumalik sa rest. Doon sa rest na ano niya. Position niyang port. Kaya, parang tik-tik matik-tik ang dating. Pero, okay yung play. Yun nga lang, matik-tik nga lang. Saka ito, naging problema ko din to. Yung lock-up. Nung una na gana to eh. Pag sinagad ko siyang ganun, lock. Lock naman talaga. Kasi hindi mag-play yung port. Pero ngayon, ngayon, medyo matagal-tagal ko na siyang ginagamit. Parang, ayaw na niyang, hindi na siya, nagana pa naman, kaya nga lang. Hindi nakagaya ng dati na, pag sinagad mo, sagad talaga, hindi gagana. Ngayon, pag sinagad mo, nagana siya, kaya lang, yung, parang nagiging limiter. Parang ganyan ang ginawa niya. Parang naging limiter, mabagal lang siyang mag-bounce. Mabagal mag-bounce? Mabagal mag-absorb. Pero malalim. Siguro nasa mga 5 cm o nasa 50mm yung nagiging travel. Umaba. Parang naging volume spacer. Parang naging ganyan yung function niya. Parang naging volume spacer. Tapos, meron na madali naman siyang anuhin pala. Madali siyang iset. Kasi ang bulb niya ay yun o, ganun lang yung bulb niya. Ordinary lang yung bulb. So, kaya, kung meron kang pump, kung ang pump mo ay ganito, yung merong, yan o, yung may ganyan. Kung ang pump mo ay ganito, may ganito. Pwede mong dagdagan yung hangin. Pwede kang mag, ano, yung DIY na, DIY pressure. Pwede mong i-check yung pressure niya. Pwede mong dagdagan ang pressure, yan. Tapos kung natitigasan ka, pwede mong sundutin, pasingawin mo. Pwede mo pasingan. Medyo matigas nga lang kasi high pressure to eh. Kunting pump lang sa kanya, malaki na yung matigas na agad yung pressure. Nagiging travel nga lang talaga na ito is 110 lang. 110 o 100. Hindi niya nasasagad na 120. 110 lang. Tapos, straight tube siya pala. Yeah, straight tube. So, ang binili ko pang headset ay yung pantapered. Para magamit ko siya. Tapos, yun, mura lang talaga siya. Ang bili ko lang sa kanya is nasa 3,000 plus lang. Sa bike. Mura lang siya. Maayos. Kusabagas, sa presyo niya nasa 3,000. Sulit na. Pwede na. Sulit na yung 3,000 mo sa capability nung pork na to. Ayos na siya doon. Hindi ka nalugay ka nga. Tapos, ano pa pong masasabi ko? Yun lang, ganun lang siya. Ayos siyang gamitin. Wala problema. Kung ikaw pala ay ano, kung ikaw ay yung tipong
nagte-trail talaga yung mga nagja-jump, nagda-drop, nag-ano. Eh, hindi ko may recommend sa ito kasi ang ano niya is pang terrain. Terrain ba? O trail? Diba pinagkaiba no? Terrain. Ang terrain ata yung mga malulubaw. Pag trail, pwede pa siyang pag trail. Tama ba? Pwede pa siyang pang trail. Pero, kung ipang te-trail, terrain, pang te-terrain mo, kaiba nga, magkaiba ang trail sa terrain. No. Mm-mm. Kung ipang te-terrain mo siya, hindi pwede. Hindi siya, no? Kasi nga, 32 nga lang yung extension niya. 32 lang yung extension. Extension niya, medyo maliit pa para sa mga drop-drop, sa mga lusong, mga drop. Hindi pa siya pwede doon. Pero kung simpleng trail nga lang, okay naman siya. Kaya pa naman siya. Sulit ka na sa 3,000 mo. Ang setup na ginamit ko pala dito yung 20%. Yung 20% na setup, yun ang ginamit ko sa kanya. Tapos, mahaba yung steering tube nito eh. Parang nasa 10 inches ata. Ang putol ko nasa 7.5 ata na yun. 7.5 ang putol ko. Tapos, ano pa ba? Yun lang. Overall, budget airport talaga siya. Sulit, hindi ka manghihinayang doon sa binayad mo. Pero ewan ko lang yung mga ibang budget airport kung same performance din kagaya nito. Kasi kung ako ang tatanungin, okay ito eh. Tapos mayroon pang isa pang brand na balitang-balita na sirain daw. Kaya ito rin ang binili ko noon eh. Kasi ito, Aerowick na. Medyo kilala na naman ng bahagya ang Aerowick. Kaya ito na ang kinuha ko. At ayos naman, hindi naman ako nanghihinayang sa pagkakabili ko sa kanya. Good, ikaw. So yan ako, dito na natatapos ang kwentuhan natin tungkol sa fork na ito. At sana ay may natutunan kayo, sana ay kayo may nakuhang tips sa mga sinabi ko din eh. Ayos naman, kung ako tatangin, kung gusto niyo ng magandang fork, kung ang ginagawa ninyo ay yung mga pang extreme sport, bumili kayo na mas mamahalin. Pero kung ang dinadaanan niyo yung mga kalsada lang, mga simpleng humps lang, simpleng gutter lang na dinadambadambahan niyo, pwede na to. Walang kapablay-problema. Kayang-kaya niya yun. Huwag lang yung talagang ang gutter ay 10 feet. So yun ho. Si AA po doon kayo po nanonood ng aking channel. At mag-ingat po kayo. May COVID pa. Saka mag-mas safety protocol. Ingat po. Salamat.